Hello guys, welcome back again to my channel and today's vlog. Alam niyo, nakikita niyo naman sa title ko ano yung pag-uusapan natin. At ito ay tungkol sa pagpapaputi ng ating kilikili in just one. Kilikili in just 1 week. Promise, maniwala kayo sa hindi. Totoo ito. But this product is not sponsored. At paalala lang, disclaimer, hindi tayo para pareho ng skin. Kung hiyang sayo or hiyang basahin, hindi ibig sabihin na ni-review ko ito is hiyang din sayo. So ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano itong product na to. Pero mag-a-advise ako ng very, very light based on my experience. Kasi nga, na-experience kung kung anong ginagawa ko, yun nga, umiitim siya. Gamit ako ng deodorant, umiitim siya. Huwag kayong mag-shave kasi mas lalong dadami yung buhok at magkakaroon tayo ng chicken skin. So ngayon, yun yung mga iniiwasan ko. So yun na nga guys, magkakaroon tayo talaga ng chicken skin sa ating kilikili. At kailangan natin, antog nito, magbubunot tayo ng kilikili, buhok sa kilikili every 2 weeks, isang beses sa dalawang linggo. Kasi hindi natin pwede siyang abusuhin kasi sensitive nga siya. Hindi siya pwedeng araw-araw pag may tumutubuhan, labunot agad. Kailangan natin pataasin muna yung buhok para pag nagbunot tayo, mas madali. Kasi pag hindi pa siya, maiksi pa siya, ang hirap, tapos napuputol yung buhok, yun din yung nagkukos ng chicken skin sa ating kilikili. So, yun yung advice ko sa inyo. Kasi ito din yung natutunan ko. Nagre-research ako kung ano ba yung dapat gawin at kung ano yung hiyang. Kasi pag nag-deodorant tayo, nakaka-itim siya. Hindi nga siya mabaho, pero nangingitim. Pero itong product na to, hindi ako nag-deodorant, wala akong nilalagay, pero ito lang siya. Itong product na to guys, hindi kayo magsisisi kasi nga, nakakawala din siya ng odor. Natatanggal niya rin yung amoy ng kilikili mo. Ang nilalagay ko siya every night at saka sa umaga, in the morning. So, papasok ko lang siya sa isang spray. Isispray ko lang siya and then ilalagay sa kamay ko. Konti lang, ilalagay sa kamay ko kasi tapos ilalagay sa kilikili. Kasi pag iko-cotton mo pa siya, so na-absorb pa na siya ng cotton, so sayang yung product na i-apply natin sa ating kilikili. So ngayon, hindi ko na siya ginagamit kasi okay na yung kilikili ko. So nagme-maintain na lang ako ng tawas. Kasi yung tawas, diba, nakakaputi siya pero matagal ang effect. No? Hindi na ako nag-deodorant. Inano ko na yung deodorant ko kasi nga, ayaw ko na bumalik na naman siya sa pagkaitim yung time para ipapakita ko sa inyo. So, ito yung spray na sinasabi ko. Pinapasok ko siya dito, then isispray ko sa kamay ko ng konti, a little bit lang. Then, ilalagay ko sa kilikili ko para yung product directly sa skin natin. Kasi pag nag-cotton pa na tayo, nag-absorb yung cotton, sayang. So, ngayon, konti na lang. May naiwan siyang konting-konti. Pero hindi na ako nakadagdag kasi nga, pag lagi mo naman siya, kasi matapang to eh, as in matapang. Kaya, para naman maproteksyonan yung kilikili natin kasi naninipis na siya ng naninipis. So, nag-stop na ako at nagtatawas na lang. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ito siya. Ito siya. Ito siya. Ito yung ginagamit ko. RDL. So, number 2. Nilalagay ko kasi kung number 3 naman, sobrang tapang naman ng number 3. Mahapdi na masyado yun. So, number 2 lang. Tapos, pakunti-kunti lang. Promise guys, nakakawala din siya ng amoy. Yun lang ilalagay mo. So, ngayon, i-reveal ko sa inyo yung kilikili ko. Ipapakita ko sa inyo yung kilikili ko. Ano nga ba yung itsura niya. So, ngayon, din handa kayo. Kasi, sa kakabunot ko nga, minsan din natin maiwasang may maputol. So, nagkakos din siya ng parang pimples. Pero, iniingatan ko yun. Kasi nga, pinapahaba ko muna, saka ko siya bubunutin. So, hindi natin maiwasan na may something. Pero, as of now naman, comfortable na ako. Kasi nga siya, maputi na. So, pwede na tayo mag-sleeveless. No? Maputi na siya. Kasi nga, yun yung ginagamit ko. So, yung ginagamit ko na yun, hindi ibig sabihin na okay sa inyo. So, tinry ko lang dito sa sarili ko. Kasi ang advice din nila, kaya sensitive yung skin ko. So, ngayon, in-apply ko sa akin, okay naman siya. Tapos, nag-stop na lang ako nung maputi na siya. Para hindi naman siya masyadong maabuso. So, ngayon, this time, papakita ko. See? Isi-zoom in ko pa.
Yan, yan na yung itsura ng kilikili ko. Hindi siya kagaya dati na. Ito, yung may parang pimples na yan. Kanina ko lang inano kasi may something siyang hindi lumabas yung buhok. Kaya inano ko siya para hindi siya mag-iitim. So, ganyan lang yung mukha ng kilikili ko ngayon as long as maputi na siya. So, feel free na ako. At saka yung ginagamit ko na yun, nakakawala ng amoy. Nunid na. At tapos nagtatawas na ako ngayon. Huh? Yan. Yan na yung itsura ng kilikili ko ngayon. So, nakita niyo na kung ano yung effect sa akin. So, approved na approved ako. Ang sarap nito kasi every apply mo, pag naghagod-hagod ka, liligo mo, may natatanggal. Para siyang mga, antay doon, dumi. Dumi talaga. As in, nakikita mo sa palad mo, dumidikit yung dumi. Try nyo. Pero kung sensitive yung skin nyo, huwag nyo pilitin. Kasi sa akin, first apply ko, parang makate siya na. Hindi ko alam. Pero after 3 days, nawala siya. Tapos every hugas ko, every morning and every night, may natatanggal na dumi. So yun siya, natatanggal. Sarap lang sa feelings na natatanggal yung dumi. Tsaka yun, nawala, na, paunti-unti nawawala yung itin. So, doon nagtatapos ang aking vlog for today. Sana may natutunan kayo. At may nakukuha kayo doon sa review ko na yun. Pero, salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka if may mga video akong ina-upload. Salamat! See you again guys on my next vlog.